Kaway-kaway mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. Sa videos na ito ay pag-uusapan natin ngayon ang organic na pangpurga o deworming. Ang kagandahan sa pang-deworming na ito mga ka-farmers ay pwede ito kahit nangingitlog na ang ating mga alagang itik. Hindi katulad yung mga nabibili natin na hindi pwedeng ibigay pag nangingitlog na ang ating mga alaga. Kasi nga matutunaw yung mga itlog nila sa loob ng tiyan o ang tinatawag na atibudbud. Hindi tulad yung organic na ating ipapakita na kahit nangingitlog na ang ating mga itik, walang problema mga ka-farmers. So ito yun mga ka-farmers, kung familiar kayo dito, ito yung tinatawag na bunga. Kung kayo ay nasa probinsya, makikita ito sa ating mga bakuran o sa ating mga kagubatan. Yan mga ka-farmers. Isa itong napakagandang pangpurga kahit sa mga manok, pabo o sa ating mga alagang itik. Pero ang bibigyan natin ngayon is yung ating manok kasi wala tayo sa ating mga alagang itik. Pareho lang naman ang dosage ng ating alagang itik at manok. Walang problema yan mga ka-farmers. Yung binibigay natin sa manok ay pwede natin ibigay sa ating mga alagang itik mga ka-farmers. So mga magtatanong dyan kung ano ba yung other terms ng bunga, pasensya na ho, wala ho akong alam. Basta ang tawag niyan dito sa amin is bunga. I-search nyo lang sa Facebook, makikita nyo. Pag sinearch nyo yung bunga, lalabas nyo yung picture at pwede nyong ipakita sa mga nasa probinsya. Mandali lang itong makilala mga ka-farmers. Kasi isa itong kilala na organic na pangpurga kasi ginagamit ito kadalasan sa manok. So pwede rin ito sa ating mga alagang itik. Kagandahan dito, so ulad ng sinabi ko, pwede ito sa nangingitlog ng mga alagang itik. Sa pagbibigay naman para sa ating mga alaga, mayroon din ito ng overdose mga ka-farmers. Ang resulta ng kanyang overdose ay malalasing yung ating mga alaga mga ka-farmers. So kailangan gawin natin na apat. Hatiin natin sa apat at yung pang-apat na parte, yun ang ating ibibigay sa ating alagang itik, manok o pabo mga ka-farmers. At ang tamang bunga na ating pipiliin ay hindi yung masyadong matigas na. Yung magandang pangpurga dito mga ka-farmers ay yung parang malambot pa siya mga ka-farmers. Napakita ko sa inyo. Hatiin natin ng apat para makita nyo yung loob. Kailangan hindi yung sobrang tigas na mga ka-farmers. Kailangan yung medyo malambot pa siya pero hindi rin na sobrang lambot. So hatiin natin ng apat ito. Tulad ng aking sinabi, yung pang-apat, yan ang ating ibibigay. So ayan mga ka-farmers, yan yung loob. Hindi pa siya as in matigas. Yan ho yung tama na pangpurga sa ating mga alaga. Kasi pag sobrang matigas na mga ka-farmers, hindi na siya masyadong magpipenetrate. Hindi madaling matunaw, so matatagalan. Mamaya, i-discuss ko sa inyo kung anong oras natin pwedeng ibigay ang ganitong pangpurga para maging epektibo mga ka-farmers. So makikita nyo, ginawa natin na apat yung kalahati. Bawat isang itik o isang manok, dalawa-dalawa ang ating ibibigay. Kasi pag buo yung 1/4 is napakahirap nunukin ng ating mga alaga. So ang mangyayari dito, magiging 8 po sila. Yan. So ginawa natin 1/8, 1/8. So bawat isang itik o isang manok, ang ibibigay natin ay dalawang piraso mga ka-farmers. So ayun mga ka-farmers, papakita ko sa inyo. Pero tulad ng aking sinabi, wala tayo sa ating mga alagang itik. Nandito tayo sa ating manokan. So kung anong ibibigay natin sa ating manok, yun din yung ibibigay natin sa ating mga itik. Kasi puro pareho lang ang kanilang dosage. Kasi yung mga manok na ito mga ka-farmers is mapapayat, kailangan purgahin. So ganun lang mga ka-farmers. Ipanunok lang natin yung dalawang piraso at huwag natin paiinumin ng tubig
tag na kanunok na para maganda yung pagka-penetrate sa kanilang lalamunan, yung bunga na ito, mga ka-farmers. Napaka-effective ito, mga ka-farmers, para sa ating alagang manok, pabo at itik. At alam ko sa inyo, mayroon magtatanong kung anong oras natin pwede ibigay ang pamurga na ito, mga ka-farmers. Kailangan sa umaga ay pakainin natin ang ating mga alagang itik at alagang manok. Tapos pagkahapon, starting ng 2 PM, huwag na natin papakainin yung ating alagang manok, alagang pabo at alagang itik. Tapos kinabukasan ng umaga, doon tayo magbigay ng bunga na organic na pang deworming o pang purga. Pagkatapos natin silang purgahin, isang oras muna bago natin pakainin ang ating mga alaga. So ayun na yun, mga ka-farmers. So kinabukasan, nakikita nyo yung resulta. Pag makita nyo yung ipot, mayroon yung mga kasama na worm o bulati, mga ka-farmers. So napaka-effective yung bunga na ito. At para naman sa mga magtatanong kung ilan edad ng ating mga alaga pwedeng bigyan ng bunga o pangpurga na ganito ang ating mga alaga, dapat 2 months kahit sa manok o itik o sa pabo. Dapat nag 2 months na yung ating mga alaga. Pagka 2 months, pwede na tayong magbigay ng bunga. Ayan, mga ka-farmers. Napakalinaw po yung ating sinabi. Kung hindi po malinaw, maaari kayong magtanong sa comment section at yan po ay ating sasagutin sa abot ng ating makakaya. Napakalaking tulong ng bunga na ito, mga ka-farmers. Hindi mo na kailangan bumili ng pang deworming kung mayroon kang ganito sa iyong bakuran o sa iyong bukirin. So ayan, tulad ng aking sinabi, mga ka-farmers, wala ho itong problema kahit nangingitlog ang ating manok o nangingitlog ang ating itik, pwede itong ibigay. Kasi mga ka-farmers, pag ang ating itik ay mapayat at maraming bulati sa kanilang katawan, mahina silang mangitlog kasi hindi masyadong tumataba ang ating mga alagang itik at manok, kasama na rin dyan yung pabo. So, kailangan natin bigyan ng pang deworming. So, ang pinakamagandang deworming dyan sa mga nangingitlog na itik, pabo at manok, yung organic na pangpurga, mga ka-farmers. Kasi yung mga nabibili natin na pangpurga, pag nag-deworming tayo kahit nangingitlog, sigurado mag-i-stop silang mangitlog kasi masusunog ang kanilang atibod-bod o ang kanilang itlog sa loob ng tiyan. So ang pinakamagandang gawin is bunga ang ating ibibigay, mga ka-farmers. Ito po ay organic na pang deworming, mga ka-farmers. So ayun lang, mga ka-farmers, sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol sa pagde-deworming ng ating mga alaga. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell at piliin mo yung all para updated ka sa aking mga videos. Makasakaling makatulong ako sa konting impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng itik. Yun lang, mga ka-farmers. Salot, kaway-kaway sa inyo. Mabuhay po tayo and God bless sa inyong lahat.